Magandang araw muli sa inyong lahat. Welcome muli sa Lutong Bahay. Sa episode na to, magluluto tayo ng hotdog. Namiss ko to eh. Siyempre, samahan na rin natin ng itlog. Ang brand ay Pure Foods. Magnolia, wala kasing ano dito eh. Pure Foods. So, kung ano yung meron, yung lasang Pilipinas, yun lang ang lulutuin natin. Yan. So, gamit ulit natin yung ating non-stick pan. Meron na mantika, pero walang special ingredient. Bali, hindi natin lalahatin. Kalahating supot lang o balot. Kasi konti lang tayo. Hindi naman natin siya mauubos. So, yan lang. Hindi ko na rin siya, una-una wala siyang balot. Wala yung plastic na ano no, yung pagmahaba, kailangan mong balatan. Tapos hindi ko na rin hiniwa o hiniwaan dahil maliit naman yan. Pagka hiniwaan pa natin baka lumabas pa lalo yung katas, matuyo. Kaya gusto pa rin natin medyo juicy yung loob. Tapos tanong ako, kayo ba pag nagluluto din ng hotdog, piniprito nyo din? Kasi yung iba, di ba, ano lang, it's either ini-steam lang o yun lang sa may roller. Mga Pilipino lang ba nagpiprito ng hotdog? Mga pala, ano, mahirap to na lutuin. So, kung hindi kayo eksperto, huwag yung gagawin to sa bahay. Mahabang panahon ang ginugol ko dito para matutunan ko magprito ng hotdog. Yan. Ganyan-ganyan yun mo lang. Mahirap yan. Yan. Pinabibis lang uli natin dahil maraming ganap eh. Hindi. Para hindi lang boring. O, hintayin nyo lang ano maluto. Ako gusto ko medyo tostado ng konti eh. Medyo nangingitim-ngitim yung balat o namumula-mula. O ano man yun, basta yung medyo luto. Tapos yan, hinaan nyo na. Tapos pwede nyo nang hanguin. Yan. O paalala, wag nyong kung hindi kayo sanay magluto, magpatulong kayo sa eksperto. Tapos magprito tayo ng itlog. Terno naman yan. Hotdog at itlog. Sa parehas na lutuan na rin. Sa pinagprituhan mo na rin ng hotdog, diyan ka na rin magprito ng itlog para may flavor ng konti ang itlog. Tatlong piraso lang. Konti lang naman kami dito eh. Ayan, tigitigisa. Tatlong itlog. Tigitigisang itlog para sa tatlong itlog. Anong klaseng itlog ang pagkaluto ng itlog ang type nyo? Sa sunny side up. Yung mamasama-sama yung pula o dilaw o yung lutong-luto. Ako yung medyo ano lang over easy. Pero meron akong gagawin dyan sa bandang dulo para masilyang itlog natin. So kung meron man kayo matutunan sa video na to, ewan ko kung sa presentation kung hindi siya gano'ng maganda, pero kung pangkain na sa bahay para masil yung itlog mo talaga yan, no? O yung piniprito mong itlog. Anyways, abangan na lang natin sa video kung anong gagawin natin. Yan na, pagka naluto natin ng mga ilang minuto, baliktarin lang natin ng ilang segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Hop, ayos na. Baliktad na uli natin. Seal na siya. Yun. So, kung gusto nyo gayahin yun, yun, medyo okay na raw. Medyo malambot pa yan sa loob. Pero hindi nakita yung, ano, dilaw. Ayan, kain na na. Lantaan na. Oop, baliktad. Inikot yung, ano, pinggan. Kuha ng kanin. Ayan. Hindi ko na napakita sa inyo yung plating eh. Sensya na, sa susunod. Gutom na kasi, nagmamadali. Mabilisan lang. Kasabikan kumain ng hotdog sa ng itlog. Yan, mga 5 piraso lang daw muna. At huwag kakalimutan, banana, ketchup. O, nakalagay doon, banana sauce. Politically correct. Banana sauce daw. Pati nga yung, ano, yung label sa Pilipinas, kung nakalagay, banana ketchup o banana sauce, di ako sigurado. Nakalagay kasi dito, banana sauce eh. Well, anyways, kain na. Oh, kinakamusta ko nga pala yung mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta kayo dyan, yung mga taga Quezon City. Yan, patuloy sa paglantak. Kain po tayo. Kain tayo dyan. Abangan nyo sa susunod na episode. Baka instant noodles naman ang gawin natin. Mahirap din yun. Yan, para mas masarap, samahan mo ng bumubula. Sa para mas masarap kumain, syempre, taas mo yung tuhod mo. Yan, habang nanonood ng television. Salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli.